may lalang. Tatay inako niya, inirang tawang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw na ito ay ating ginugunita si San Agustin, obispo at pantas ng simbahan. Muli, tayo ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya po tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa iyong sambayanan ang panibagong bugso ng Espiritu na pumuspos kay San Agustin. Malubos nawa sa amin ang pananahan ng Espiritu upang ikaw na batis ng karunungan ay magbunsod ng aming pananabik at ikaw na bukal ng buhay ay aming masaliksik sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Tesalonica. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo sa simbahan sa Tesalonica, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwina isinasama namin kayo sa aming dalangin. Ginugunita namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal na udyok ng pag-ibig at ang matibay ninyong pag-asa sa Panginoong Hesukristo. Nalalaman namin, mga kapatid, na kayo'y hinirang ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Ang mabuting balita na lubos naming pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo, hindi sa salita lamang. Ito'y may kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo. Nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito'y ginawa namin para sa inyong kabutihan. Sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumalaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo. Pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Ano pat hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito, sila na ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsabing
tinalikdan na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay na buhay na Diyos at maghintay sa kanyang anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin awitan ng bagong awit, purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari, ikaw siyon ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpatambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang, nang sa mga nagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsayat mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay baya ang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Tumayo na po ang lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapag-imbabaw, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. Ayaw na ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos. Hinahadlangan pa ninyo ang ibig pasakop. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapag-imbabaw, inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga babaeng balo at sinasangkalan ninyo'y ang pagdarasal ng mahaba dahil dito'y lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapag-imbabaw, nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig. Makahikayat lamang kayo ng kahit isang hintil sa pananampalatayang Hudyo. At kung mahihikayat na'y ginagawa ninyong masahol pa kaysa inyo. Kaya't nagiging ibayo ang dahilan para siya'y parusahan sa impyerno. Sa aba ninyo, mga bulag na taga-akay, itinuturo ninyo kung ipanumpa ninuman ang templo, walang anuman ito, ngunit kung ang ipanumpa ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kaniyang sumpa. Mga bulag, mga hangal, alin ang mas mahalaga, ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto?
Sinabi rin ninyo na kung ipanumpa nino man ang dambana, walang anuman ito. Ngunit kung ang ipanumpa ay ang handog na nasa dambana, dapat niyang tupdin ang kanyang sumpa. Mga bulag, alin ba ang higit na mas mahalaga? Ang handog o ang dambanang nagpapabanal sa handog? Kaya nga, kapag ipananumpa nino man ang dambana, ipinanunumpa niya iyon at ang lahat ng handog na naroroon. Kapag ipinanumpa nino man ang templo, ipanunumpa niya iyon at ang tumatahan doon. At kapag ipinanumpa nino man ang langit, ipinanunumpa niya ang trono ng Diyos at ang nakaluklok doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupuan lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming, mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Alin po ba ang higit na mas mahalaga? Ang magpakitang tao o maging taong totoo? Uulitin ko po ang katanungan. Alin po ang higit na mas mahalaga? Ang magpakitang tao o maging taong totoo? Muling tinuligsa ni Jesus ang mga eskriba, mga pariseo at mga guro ng batas. Para sa kanila, mas mahalaga kung ano ang tingin ng tao para sa kanila at hindi kung ano ang tingin ng Diyos para sa kanila. Sabik na sabik sila sa mga papuri at parangal, samantalang kapos sa paglilingkod na tunay. Ginagamit nila ang kanilang magagarang kasuotan at matatalas na pananalita upang manghikayat ng mga hintil na umanib sa pananampalatayang Hudyo. Subalit sa bandang huli ay gagawin silang mas masahol pa sa kanila. Tunay ngang napakaganda ng kanilang mga itinuturo. Kaya si Jesus Nazareno mismo ang nagsabi, "Pakinggan ninyo at sundin ang kanilang mga aral." Ngunit agad nagbabala si Jesus, "Huwag na huwag niyong susundin ang kanilang mga ginagawa, sapagkat magkasalungat ang kanilang sinasabi." Magkasalungat ang binibigkas ng kanilang bibig sa ginagawa ng kanilang mga kamay. Para po sa ating mahal na poong Jesus Nazareno, mas higit na mahalaga ang laman ng puso kaysa laman ng utak. Mas mahalaga ang espiritu ng batas kaysa batas ng mga letra. Dahil ang espiritu ng batas ay tumutukoy sa pag-ibig, awa at pagmamalasakit, samantalang ang mga letra ng batas ay pawang mga alituntunin lamang. Mas higit na mas mahalaga sa ating mahal na poong Jesus Nazareno
ang kagandahan ng loob kaysa panlabas na kalooban. Hindi niya nais na mabuhay tayo kagaya ng mga eskriba at mga pariseyo, dahil ang kanilang layunin ay magpasikat at kunin ang atensyon ng mga tao. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa ating panahon ngayon na marami ang nagkukunwari, pilitin po nating magpakatotoo, maging wagas at dalisay nawa ang ating hangarin na makapaglingkod, dahil mahal natin ang Diyos at hindi dahil nais nating iangat ang ating mga sarili. Amen. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, mulat sa aming pagiging hindi karapat-dapat, itinataas namin ang aming isip at puso sa iyo, Diyos Ama, at dinadala rin namin sa iyong harapan ang aming mga pangangailangan. Sa bawat panalangin, ang atin pong itutugon, Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang simbahan, lalo na ang kanyang mga pinuno, naway isa puso ang gawaing pagpapanibago at pagbabalik loob, manalangin tayo. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga opisyal ng gobyerno, naway magpakita ng tunay na malasakit sa katarungan, dangal at pagkakaisa, manalangin tayo. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga gumagawa sa media, naway akayin ang mga tao sa katotohanan at isulong ang kahalagahan ng Ebanghelyo, manalangin tayo. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng pag-asa, kagalingan, lakas at kasiyahan, manalangin tayo. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga tapat na yumao, naway gantimpalaan ng Panginoon nang walang hanggang kaligayahan dahil sa kanilang dalisay na paglilingkod, manalangin tayo. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming magmahal at maglingkod sa katotohanan at sa Espiritu. Sa pamamagitan ni Jesus na aming daan, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapin iyong baswasan nang sa amin maging tunay na katawan dugo ng iyong anak. Tumayo pong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin
ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa pagdiriwang namin sa pagtubos ng iyong anak sa amin, maihain nawa ngayong ginugunita si San Agustin ang pakinabang sa matapat na pagsasama sa panandang ito ng pag-ibig at pagkakaisa sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si San Agustin ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesukristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahangga ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol kaisa ng sambayanan mong dito ay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo na pang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang
laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo
at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa hapag ni Kristo ay magpabanal nawa sa amin upang kaming mga kaanib niyang tumatanggap sa Kaniya ay maging talagang Siya sa pamamagitan din Niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Nuestro Padre Jesus, Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus, Nazareno,